Gandang araw mga kaboxing, grabe pala talaga ang pinagdaanan dito ni Casimero. Siguro sa mga haters na mapapanood ang video na to ay baka magbago ang tingin nyo po kay Quadro Alas. Ito nga at pakinggan nga po natin at panoodin natin. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag nyo na rin kalimutan i-click lang notification bell para lagi kayo una sa balita. Nagbahagi nga po si Sir Stephen Lunas ng karanasan niya kay Casimero at 23rd din pa pala ay magkakilala na nga po ang dalawa at sinabi din niya dito ang problema hinaharap nga po nito noong panahong lumalaban si Quadro Alas sa ibang bansa. Malaking tulong nga din po talaga ang ginawa dito ni Sir Stephen. Salute po ako sa inyo sir. Kung gusto niyo pong mapanood ang buong kwento ni Sir Stephen Lunas tungkol po kay Casimero, punta po kayo sa YouTube channel ni Coach Ricky Gonzalez channel. Pakisubscribe po ng channel niya. Ito nga at pakinggan nga po natin ang kaunting clip ng video na pahayag ni Sir Stephen. And since then, naging close na kami, lalo ni Tata. So sabi ni, nag-usap kami ni Tata parati na pag may laban siya parati, ako nandun. At walang iwanan. Nandun dapat ako sa, nasa Pilipinas ako nung dinefend niya yung interim niya. Dapat nasa corner ako noon. Kaya lang na-delay ng 2 weeks yun eh. So hindi na ako pwedeng mag-extend ng bakasyon ko noon. Kailangan ko bumalik kasi sa trabaho ko. Ang hirap kasi gumawa ng bakasyon sa lalo mga nurses, short kami ng nurse talaga eh. Kaya dapat nandun ako noon. Eh, sino ba yung kalaban niya, Kuya Ludes? Ramirez ba yun? Ramirez. Oh yun, dapat nandun talaga ako noon. Kaya nagsabi ko kay Tata, sabi ko, Tata, pasensya na, hindi na ako pwede mag-extend kasi 30 plus days na yung bakasyon ko sa Pilipinas. Tapos kung mag-extend na ako another 2 weeks para lang sa laban, hindi na ako papayagan ng boss ko. Baka wala na akong trabaho pagbalik. So, yun ang nangyari. Tapos, late that year, kinalaban niya si Tete, wala na naman ako doon kasi nga, ubos na yung bakasyon ko eh. Kasi at that time, dyan kasi nag-aaral yung mga anak ko sa Pilipinas. Nandiyan dyan si Mrs. Ako lang nandito at that time. So, okay lang yun. So, nanalo si Tata pareho. Tapos, nung dinefend niya yung title niya kay Micah last year dito, yun, nandun ako. Yung time na yun. Ninak. Ganun din ang sinabi ko sa kanya. Parati kong sinasabi sa kanya, hanggat maaari, isipin mo na lahat kalaban mo. Kung kayang dinayang si Manny dati sa unang laban kay Bradley, di ba? Kung natatandaan nyo. Kung kaya nilang gawin kay Manny Pacquiao yun, much more sa'yo. Hindi ka pa masyadong kilala rito. Ilang fights ka pa lang, pangalawa mo pa lang sa US. Oh, in-start niya sa Micah. So kaya maganda record ko yung Tata. 3-0. Ay, actually 3-0 ako sa kanya. Lahat ng pag nandun ako, knockout lang yung kalaban o kaya KO. Kaya, I don't know. Siguro dahil may tiwala rin si Tata sa akin at nag-uusap kami ng maayos. O naman eh, wala naman akong ano kay Tata. Kaya naging lalo kami naging close. Tapos nga namit ko si Kuya Ludes. So since 2013, magkakilala na kami ni Tata. Lalo kami naging close nung nag-work na ako sa kanya. Yeah. Maraming hindi nakakalam yung laban niya sa Mexico noon eh. Maraming hindi nakakalam. Very depressive. Nasa depression niya sa titatanong kasi yung problema niya kay Morris. Tapos at that time eh, buntis yung girlfriend niya. Tapos yun lang ang binigay na fight. Halos walang perang kinita talaga siya doon. Tapos uwi siya sa Pilipinas, manganganak yung girlfriend niya. So, ang daming pinagdaanan ni Tata na trials. So, parati kong sinasabi sa kanya na laban lang sa buhay, talagang ganun. You know? Kaya ganun na lang yung samahan namin ni Tata. May tiwala siya sa akin, may tiwala rin ako sa kanya. Kakilala niya ako, hindi ako nag-take advantage dahil papasalamat talaga ako. Lalong-lalo na at least nandito si Kuya Jason niya. You know, napakalaking bagay yun. Pampalakas ng loob lalo kay Casimero, kay John Real yun. Nandito yung kuya niya, nag-train sa kanya. Kami naman eh, support lang naman kami. You know, ako kinausap ko si Manny Melchor kung pwedeng tulungan. Kasi nandito siya sa San Diego. Sabi ko, Manny Melchor, walang problema pare. You know, sa gym niya. So, at least para bang puzzle, nabubuo naman eh. Talagang may challenges sa buhay pero siyempre, kasama yung dasal at saka huwag ka mag-give up. Mabuhay. You know? Tuloy ang buhay, kumbaga.